Lorraine, hindi ko yan anak. Anak mo to, Cody. Sa ayaw at sa gusto mo, anak mo to. Nagkaamsya ka? Nakalimutan mo na ang responsibilidad mo sa akin? Napahawak si Cody sa sariling buhok dahil hindi niya mapaniwalaan ang mga nangyayari. Everything in his life seems perfect simula nang magising siya sa ospital noong nakaraang buwan mula sa pagkakaaksidente. Ngunit ang lahat ng masasayang sandali niya ay biglang nagbago nang umiksi na ang babaeng ito isang araw sa kanyang opisina. Ipinakita nito sa kanya ang mga katibayan na 3 buwan na itong buntis at siya daw ang ama ng bata sa sinapupunan nito. Paano niya magiging anak iyon? Sa pagkakatandaan niya ay kaibigan lamang niya si Lorraine noon at wala silang relasyon. Ngunit iginigiit nito sa kanya na nagkaroon daw sila ng relasyon habang siya ay lihim na nagpapanggap na isang bakla. 4 na araw na itong pabalik-balik sa kanyang opisina. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mapaniwalaan ang sinasabi nito. Hindi na nga niya pinapapasok ang babae sa kanyang pribadong opisina dahil ginugulo lamang siya nito. Ayaw niya na rin malaman ni Elle ang tungkol sa walang kwintang issue na ito. Anak mo to, Cody, kaya panagutan mo ako. Napaisip siya dahil seryosong seryoso ang mukha ni Lorraine. Mukhang siya nga ang ama ng dinadala nito. Naaawa na rin siya sa babae dahil halatang kulang ito sa tulog at miserable ang buhay nito ngayon. Huminga siya ng malalim bago siya nag-isip ng kanyang dapat gawin. Calm down, umupo ka at pag-uusapan natin yan. Hindi ko kailangan ng walang kwintang pag-uusap, Cody. Kailangan ko ng apelyido mo para sa anak natin. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang buong katawan dahil sa sinabi ni Lorraine. What? Pakasalan mo ko. You're dreaming. Hinding-hindi ko yan gagawin. Pananagutan ko ang anak ko. Magpapakatatay ako sa kanya. At susustuntuhan ko siya kahit ilang milyon pa. Pero hinding-hindi ako magpapakasal sa iyo, Lorraine. Kalmado niyang sambit habang pinipigilan niya ang kanyang sarili na tuluyan ng magalit. Lumapit si Lorraine sa kanyang harapan habang umiiyak itong lumuhod sa kanya. Ayokong lumaking bastardo ang anak ko. Please, pakasalan mo ako, Cody. Alang-alang sa magiging anak natin. Naisuntukin ni Cody ang kanyang sarili dahil sa kahiligan niya sa mga babae noon. Marahil ito na ang karma niya. Kung kailan kasi nakita niya ang babaeng mamahalin niya ng totoo, ay doon pa masisira ang relasyon nila dahil sa pagkakamali niya noon. Kung kailan handa na siyang magbagong buhay at magmahal na lang ng iisang babae habang buhay, ay ganito pa ang mangyayari. Damn! Hi, Elle. Ikaw pa rin ba ang girlfriend ni Boss Cody? Napalingon si Elle sa babaeng maliit, ngunit mistisa na lumapit sa kanya habang siya ay naghihintay ng kanyang kape sa isang coffee machine. Katrabaho niya ito sa encoding department, ngunit hindi sila naging close mula pa noon. Bakit? Walang ganang tanong niya. Balak niyang mag-overtime ngayon. Kaya naisipan niyang magkape kahit 5 na ng hapon. Wala lang. 4 na araw ko na kasing nakikitang bumibisita si Miss Lorraine Acosta sa private office ni Boss Cody. Makahulugan nitong pagbabalita sa kanya bago ito kumuha ng isang paper cup ng kape. Naintriga siya sa sinabi nito. Sino naman ang Lorraine Acosta ngayon?
Wala naman nababanggit si Cody sa kanya kahit araw-araw silang magkasama. Wala pa rin naaalala si Cody sa nakaraan. Ngunit may kaunti naman daw itong naaalala sa tuwing mapapanaginipan nito ang mga nangyari noon. Napanaginipan nga nito, ang unang bisis niya itong inakit at nakakulay pulang damit daw siya nung unang araw na iyon. Natuwa siya dahil kahit papaano ay may naaalala na ito. Malaking posibilidad na maaalala rin ito ng tuluyan ng lahat. Ngunit parang may kabang namumuo sa kanyang dibdib dahil sa sinabi ng katrabaho niya. 4 na araw. Saktong 4 na araw na niyang napapansin na balisa ang nobyo niya. Para itong may problema. Ngunit sa tuwing tinatanong naman niya ito, ay palaging wala ang sagot nito. Ako pa rin ang girlfriend ni Cody. Pagmamalaki niya upang pagtakpan ang kabang nararamdaman niya. Really? Bakit kasama ni Boss Saobi ang isang beauty queen? Ipinakita ng babae sa kanya ang isang picture ni Cody at ng isang magandang babae sa isang ospital. Parang kuha iyon ng mga paparazzi na agad naman nag-trending sa social media. Anong ginagawa ni Cody sa ospital? At sa isang ospital pa talaga na para sa mga buntis na babae? Nag-iwas siya ng tingin sa katrabaho niya. Buong araw kasi hindi nagre-reply si Cody sa mga text messages niya. At hindi niya rin ito nakita ngayong araw na ito. Iniisip niyang baka busy lang ito sa mga negosyo nito. Ngunit nagkamali siya. Busy pala ito kasama ang ibang babae. Ang chismis pa nga eh, buntis daw si Miss Lorraine at si Boss Cody ang daddy. Baliwal lang sabi pa sa kanya ng babaeng chismosa. Dahil sa galit, ay napisil niya ang paper cup ng kape na hawak-hawak niya. Napatili siya nang mapaso siya dahil tumapon sa kanyang kamay ang mainit na kape. Agad na namula iyon. Aw! Pinaypay niya sa iri ang kanyang kamay at halos mamilipit siya sa hapde. Tumatawa namang iniwan siya ng kanyang katrabaho at halatang tuwang-tuwa pa ito sa naging reaksyon niya. Hindi na siya nag-overtime ng araw na iyon at agad niyang pinuntahan si Cody sa kundo nito. Nakakailang katok na siya ng malakas at ilang pindot sa doorbell nito ay wala pa rin nagbubukas ng pintuan. Cody, nandyan ka ba? Naiiyak na niyang kinakalampag ang pinto ng kundo nito. Kahit lumubo pa nga ang balat niya dahil sa pagkakapasok sa kape kanina, ay hindi na niya iyon alintana. Dahil mas masakit ngayon ang nararamdaman niya dahil sa balitang kumakalat sa social media. Maya-maya pa ay otomatikong bumukas ang pinto ng kundo unit ni Cody. Pumasok agad siya sa loob ng kundo unit nito. Napansin agad niya ang mga beer in cans na nakakalat sa sahig at ilang gamit nito na napakagulo. Nakita niyang nakatalikod dito sa kanya habang nakaharap sa bintana. Totoo ba, Cody? Garalgal ang kanyang boses nang tanungin niya ito. Are you going to leave me now? Malungkot nitong tanong at hindi pa rin lumilingon sa kanya. Napatakip siya sa kanyang muka dahil sa sinabi nito ay parang inamin na rin nitong totoo nga ang balita sa social media na nakabuntis ito ng isang sikat na beauty queen. Humarap ito sa kanya. Sobrang lungkot ng gwapong mukha nito at halatang lasing na ito. Huwag mo kong lapitan, Cody. Ngunit niyakap na siya ni Cody ng mahigpit na yakap. Umiyak ito ng tahimik kasabay ng pag-iyak niya. Totoo bang nabuntis mo siya? Yeah.
Umiiyak na pag-amin nito habang yakap-yakap siya at parabang natatakot itong pakawalan siya. Bitahon mo ko, Cody. Lalo pa siyang niyakap ng mahigpit ni Cody. Il, listen to me. Ikaw ang gusto ko. Ikaw na yung babaeng pangarap ko makasama. Mahal na mahal kita. I can feel it. Ikaw lang ang mahal ko. Sa'yo ko lang naramdaman lahat to. Pero, malas talaga ako. Akala ko, naging swerte na ako sa buhay ko. Nung magising ako, parang ang perfect na ng buhay ko. I have my own successful company. I have a beautiful girlfriend beside me. I have everything I want in my life this past few days. But suddenly, isang iglap lang, mawawala ka sa akin. I'm sure, iiwan mo na ako dahil sa kakagaguhan ko. I don't know what I have done. Gusto kong maalala, El, kung bakit kita niloko. Paano ko nabuntis ang babaeng iyon? Pinagsabay ko ba kayo ng babaeng iyon? Gusto kong maalala kung bakit ko nagawa yun sa'yo, pero hindi ko alam ang kasagutan. And I want to punish myself for wasting and hurting a girl like you. I'm so sorry, El. Wala siyang naisagot sa mga sinasabi ni Cody. Paano nga ba siya nagawang lokohin ito? Sa pagkakatandahan niya, ay baliw na baliw ito sa kanya at wala na itong panahon noon para sa mga side chicks nito. Sigurado ka bang ikaw ang ama? Baka pinipikot ka lang niya. I'll do the in-test pag nakapanganak na siya. Hindi ko rin sigurado kung sa akin ang batang iyon. Sa ngayon, kailangan ko muna siyang suportahan dahil baka ako nga ang ama ng dinadala niya. Wala akong maalala, El. Hindi ko maalalang may nangyari sa amin. Ang DNA nilang talaga ang makakasagot. Cody, naniniwala akong hindi sa'yo ang batang yon. Kilala kita. Kahit maloko ka, alam kong hindi mo ako kayang lukuhin. Alam kong totoo ang nararamdaman mo sa akin noon bago ka pa man maaksidente. May tiwala ako sa Cody na nakilala ko noon. Alam kong hindi mo magagawang pagsabayin kami ng babaeng iyon. Pangahawakan ko ang tiwala ko sa iyo. Mahal na mahal kita, Cody. Mas lalo itong napayakap ng mahigpit sa kanya dahil sa mga sinabi niya. Hindi mo ako iiwan, Nel. Umiling siya habang nakatingin sa gwapong mukha ng nobyo niya. Hindi kita iiwan, Cody. Sabay natin naharapin ang pagsubok natin. Nagtitiwala ako sa'yo na hindi mo ako nagawang lukuhin. Kaya naniniwala akong hindi sa'yo ang batang ipinagbubuntis niya. Oh, El, I love you. Thank you, baby. Thank you. Hindi mo lang alam kung gaano ako natakot ngayon. Akala ko makikipaghiwalay ka na sa akin. Akala ko iiwan mo na ako. Halos salikan ni Cody ang bawat parti ng kanyang mukha dahil sa sobrang galak nito sa kanyang sinabi. Hindi basta-basta iniiwan ng mga taong minamahal. Dapat ipinaglalaban at pinagkakatiwalaan. Kaya hindi kita iiwan, Cody. Sabay natin naharapin yan. Seryoso niyang sambit kay Cody bago niya sinalubong ng buong pagmamahal ang halik nito sa kanyang mga labi. I love you so much, El. Tutulungan ako ni Kit paaminin si Loren kung talaga bang ako ang ama ng pinagbubuntis niya. He texted me earlier na nakita niya daw si Loren sa birthday ng isang kaibigan nito. Really? Pakisabi kay Kit, maraming salamat. Niyakap siya ni Cody ng maigpit. Akala ko, didilim na ang mundo ko, Will, pag iniwan mo ko. Sobra yung takot ko habang kumakatok ka sa pinto kanina.
Pakiramdam ko, makikipag-break ka na. Oh, what the hell happened to your hands, baby? Napatingin si Cody sa namamaganyang kamay. Habang nagsasalita ito, ay napakunot ang noo nito. Ikuminento niya dito ang pangyayari kanina sa isang coffee machine kung bakit natapunan siya ng mainit na kape. Tatanggalin ko sa trabaho ang babaeng yon. Tignan mo, magang magatuloy ang kamay mo, baby. Napapangiti lamang si El habang ginagamot ni Cody ang kanyang kamay. Hinihipan pa nito ang kamay niya pagkatapos nitong lagyan iyon ng healing cream for skin burns. Ipaglalaban niya ang lalaking ito sa abot ng makakaya niya. Ang mahalaga ngayon, alam niyang mahal na mahal nila ang isa't isa. Lingid sa kanilang kaalaman ay hindi naman totoong buntis si Loren at nais lang nito makapaghiganti kay Cody. Si Kit Hoffman ang isa sa mga pinsan ni Cody ang makakapagpaamin sa babae sa paraan na hindi nito inaasahan.